Kung tatanungin po kita ngayon, ano hong makakapagpasaya? Ano hong makakapagpasaya sa inyo ngayon? Makakapagpapasaya po? Mm-hmm. Manunod po tulad ng Showtime. Maganda ito. Tulad ng Showtime po. Nagpapasaya. Yun po yung gawin nyo. Kung yun po makakapagpasaya sa inyo at makakapagpalibang sa... Alam mo, tingin ko ngayon, si Madam Bertud yung kailangan ng hug. Lolo, i-hug po natin si Madam Bertud. Hindi, kasi naalala ko yan eh, yung lola ni Vice, pinuntahan niya yan. Meron pa siyang mga isang taon mahigit na nakasama yung lolo niya na quality time, di ba, Vice? Kasi nung panahon, nung nagkakaganyan yung lolo, hindi ko alam kung anong sagot dun sa tanong na ano bang makakapagpasaya sa iyo. Kasi ang alam ko lang ang makakapagpasaya sa kanya, yung makapiling niya ako. Pero hindi ko naman naibigay. Kaya hindi ko alam kung ano bang klaseng abo ako, diba? Okay, nahabol mo. Guys. Naibigay mo naman. Oo. Kung gawin sa sarili mo yun, naibigay mo naman. Nahabol mo. Tanong mo kay Mami. Kaya hindi ko talaga alam kung naibibigay ko po sa inyong advice na... Hindi ko naman pwedeng maobliga sabihin ko sa mga anak nyo na, oy, please take time para bisitahin nyo naman yung tatay nyo. Tawagan nyo naman siya kasi magiging napaka-hipokrito ko kasi hindi ko yun nagawa dati. Dahil sa dami ng obligasyon ko, sa dami ng priorities ko, gusto kong magpasaya ng audience ko. Pero pag hindi ko alam, uunahin ko bang pasayahin yung audience ko o pasasayahin ko yung lolo ko. Pag umalis ako, pumunta ako ng La Union para pasayahin ang lolo ko. Absent naman ako sa Showtime. Malulungkot yung audience ko. Mapapagalitan ako ng management. Kaya hindi ko na alam kung anong ipaprioritize ko. Kaya baka ganun din ang nangyayari sa mga anak nyo. Kaya hindi ko sila pwedeng husgahan. Kaya ngayon lang, ang gusto ko lang malaman, ano bang makakapagpasayo ako sa'yo? Kasi baka yun ang maibigay ko. Gusto ba bang manood ng sine? Gusto bang pumunta sa theme park? Kahit anong pong may masasabi niya po, okay na po. Kasi lalo pa't nandiyan yung nanay ko. Hindi ko gustong maramdaman niya ng nanay ko. Na... Katulad yung nanay ko, dumating siya dito June 9. Anong date na ngayon? Ito pa lang yung pangalawang araw na magkikita kami since June 9. Dahil araw-araw may trabaho ako. Mamaya kakain kami sa labas ng nanay ko. Gusto niyo ba sumama sa amin? Hindi kasi pwede tayong makahanap ng pamilya sa labas ng mga bahay natin. Pwede tayong makahanap ng nanay mula sa mga kapatid natin. Pwede tayong magkaroon ng tatay mula sa ibang tao. Pwede kang magkaroon ng anak sa akin. Hindi po yung bubuntisin niyo ako, hindi po yung... Yung pwede niyo po akong maging anak kahit isang araw lang. Okay lang po. Parang pinilit ko pa po kayo. Hindi po, okay. Okay lang po. Hindi, kasi... alam mo, nakakaloka lang tong advice ganda kasi may mga panahon nagbibigay ako ng advice ang hindi nyo alam. Ako yung nakapagbibigay ng solusyon pala nang hindi ko namamalayan sa mga sarili kong issues. Parang yung pagdating mo, para akong nasampal, lalo pat nandito yung nanay ko. Bibigyan kita ng advice, eh ako nga yung issue ko sa nanay ko, hindi ko pa nagagawa ng paraan. Parang, salamat po, kasi kinalabit niyo ako ngayong araw na ito, na parang, uy, bakla, nanay mo nandyan. I'm sorry. I am trying my best, pero minsan hindi ko talaga kaya. I'm sorry, I'm trying as much as I can to make you proud, pero may mga simpleng bagay. Kaya kitang bigyan ng mamahaling bag, kaya kitang ibili ng magandang bahay, ng bagong kotse, pero ang nahihiya ako, hindi ako makapagbigay ng oras. I'm sorry. Kain tayo sa labas, mamaya. Hindi, okay lang po. Diba, bibigyan ko ng oras nanay ko, tapos sama ka yung oras na hindi mabigay sa'yo ng anak mo for now, ako muna ang magbibigay. Okay lang po, salamat po. Sorry po, hindi ko kasi alam talaga anong ina-advise. Oh, group hug na lang tayo. Minsan hindi kailangan ng advice, minsan group hug yung kailangan. Everybody,
Hunter!